po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, ialay natin ang misang ito bilang pasasalamat sa Diyos sa maayos, mapayapang barangay election at SK election. Sama rin natin ipagdasal ang lahat ng nanalo, gayon din ang mga hindi pinalad para sa eleksyong ito. Sama rin natin sa ating panalangin ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay, at ang lahat ng mga yumao. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisihan ng mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin, makapangyarihan ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi sa gustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos
ay napapahimuto samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hihintayin natin ng buong tiyaga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyari kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtatanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito na isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa magpunong kahoy at mamungad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo na isang babae sa tatlong takal na harina. Ano pat umalsa
ang buong masa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa ating social media platforms. Nung ako'y bata, lagi ako sinasama ni Monsignor Arroyo, nung ako'y seminarian. Lagi niya ako sinasama sa mga kulungan. Dahil si Monsignor Arroyo ay member ng Board of Parole. Matanda na siya kaya sinasamahan ko lagi. At tuwing Sabado, sinasama niya ako sa mga kulungan kung saan siya'y nagmimisa. Hindi ko maintindihan nung dati bakit niya ako sinasama sa mga kulungan. Hindi naman siguro dahil ako'y makukulong. Sinasama niya ako lagi sa mga kulungan at nakikita ko ang kanyang ginagawa. Naging pari ako at hindi naglao, nakita ko ang sarili ko 14 na taon nang nagmimisa sa mga kulungan. City Jail, dyan sa Muntinlupa, Correctional, City Jail ng Caloocan, City Jail ng Olongapo. Nakita ko yung sarili ko na nakapagmimisa sa mga kulungan. Nalipat ako. Nakita ko at yung mga tinawag kong pare, sila naman na nagtutuloy ng mga ginawa kong misa. Nung bata akong pare, lagi ako sinasama ng matandang pare sa mga ospital, sa mga may sakit. Sumasama ako, naglalakad lang naman kami, miikot lang sa mga ward, hindi ko maintindihan kung bakit. Nawala na yung matandang pare, namatay na. Nakita ko ang sarili ko, 13 taong nagmimisa sa mga ospital. Nalipat ako, maraming sumunod na pari sa akin. Sila naman na nagtutuloy nung ginawa kong misang yaon sa mga ospital. Habang pinagninilayan ko yon, paano ba nagsimula ang aking pagmimisyon? Dahil sa punla ng mga matatandang pare na pinakita nila sa akin na tinuloy ko, nakita ng kapwa kong pare, itinuloy nila. Wala na ako sa mga may assignment na misa sa mga kulungan. Pero may mga nagmimisang na nasunod sa akin. Hindi na ako nagmimisa sa ospital. Pero nakita ko yung maraming paring humalilis sa akin para maglingkod sa ospital. Sa pagnininay natin para sa araw na ito, nagpupunla ng binhi ang Panginoon. Ang maliliit nating ipinunla sa atin at ipinupunla natin na kabutihan ay magbubunga ng sagana sa hinaharap. Maraming susunod. Ginawa ko lang example ang sarili ko, pero ang guro na nagpunla ng maraming binhi sa mga bata, naririto kami na mga estudyante nyo. Mga magulang na nagpunla ng kabutihan sa kanilang mga anak, naririto na ngayon ang mga apo nyo na tinutuloy ang kabutihan ninyo. Ang ginagawa nating kabutihan ay isang pagpupunla ng binhi ng kaharian ng Diyos. Kaya nga nakalulungkot na hindi mo kailangan manalo sa eleksyon para sabihin mong maglilingkod ka. Sasabihin ko ito sa inyo, mga hindi pinalad. At doon naman sa mga pinalad, pasalamat kay sa Diyos. Hindi man kayo pinalad na manalo sa nakaraang halalan. Hindi kailangan ang mandato ng tao para ikaw ay maging mabuti. Buhat ng tayo bininyagan at nagkaroon ng buhay, ipinunla na sa atin ng Diyos ang binhi
ng paglilingkod sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Hindi mo kailangan ng bandato ng maraming tao para ipagpatuloy mo ang paglilingkod. Hindi ka kailangan iboto para magwalis ng harapan ng bahay ninyo. Hindi ka kailangan iboto para ngumiti ka sa kapwa mo na sumisimangot sa iyo. Hindi ka kailangan iboto para tulungan mo ang kapwa mong bumagsak. Kamay mong magtatayo sa kanila ay hindi kailangan ang boto. Sa mga hindi pinalad, huwag kayong malungkot. Huwag niyong ikumpara yung sarili niyo sa mga nanalo. Di man ninasa ng taas na kayo magkaroon ng mandato para magaling sa mga tao. Meron na tayong lahat na mandato galing sa Diyos. Ipinunlanan ng Diyos sa puso natin ang paggawa ng mabuti at paglilingkod kanino man at maging sino man. Hindi mo kailangan iboto. Pero matuwa kayo, di man kayo nanalo. Tingnan nyo yung mga nagtiwala sa inyo. Wala naman sigurong kamandidatong tumanggap ng sirong boto. Kahit isa lang ang bumoto sa iyo, tanda yun na meron pa rin nagtitiwala sa iyo. At yun pa lang, matuwa ka na, meron pa rin nagtitiwala sa iyo. Ang iyong pagkatalo ay hindi magiging dahilan at hadlang para patunayang ikaw ay may mandato galing sa Diyos. Na maglilingkod ka, wala ka mang allowance sa barangay at hindi ka maglilingkod dahil may allowance ka. Kundi higit sa lahat, mandato ka na ng langit. Ako at ikaw, matagal nang halal, elected by God. Hinalal na tayo ng Diyos na maging lingkod niya. Kaya sa unang pagbasa, narinig ninyo sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, huwag kayong umasa sa mga nakakakita o nakikita ninyo. Huwag kayong aasa sa tao. Ano sabi? Umasa kayo sa hindi nyo nakikita. At sino yung hindi natin nakikita? Ang Diyos. Sa Kanya lang tayo aasa. Huwag kang aasa sa tao, mabibigo ka. Huwag kang aasa sa tao, masasaktan ka. Pero hindi ibig sabihin nun na mabigot masaktan ka ng tao ay hindi ka na gagawa ng mabuti para sa kanila. Dahil merong higit na humalal sa iyo, ang Diyos na makapangyarihan. Siya ang hindi dapat masaktan. Siya na Diyos natin ang hindi dapat nating pagdamutan. Kaya nating ibigay ang sarili natin sa eleksyon. Sa Diyos, hindi mo na kailangan ibigay para sa eleksyon, kundi hinihirang panakagad ng Diyos. Ako at ikaw ay hirang ng Diyos. Hinirang ka na niya na maging lingkod. Sa inyong hindi pinalad, huwag kayong malungkot. Hindi pa rin hadlang yaon para hindi kayo makapaglingkod. Mas ninais siguro ng Diyos na maglilingkod kayo na siya mismo ang may mandato, hindi ang tao. Ninanais pa rin tayo ng Diyos, lahat tayo, na maging lingkod. Ang mga nanalo, tuloy nyo ang inyong paglilingkod nang walang pasubali. Kayo'y pinagkatiwalaan, naglagay ng binhi ng tiwala sa puso ninyo ang maraming tao. Huwag nyo sanang bibiguin sila. Di man nyo magawa ang lahat, pero kaya ng Diyos gawin ang lahat.
Alam kong sa oras na ito, maraming mabigat ang loob dahil hindi nanalo. At marami rin namang natutuwa dahil sila'y may mandato. Ulitin ko sa inyo, mga hindi pinalad, huwag kayong malungkot. Magsaya kayo. Merong mga nagtitiwala sa inyo. At tignan nyo ito, mga nagtitiwala sa inyo. Gumawa pa rin kayo ng mabuti. Huwag lang kayong magkukulong. Huwag kayong sasama ng loob. Huwag kayong maghihinakit kung hindi kayo nanalo. Marami pa rin nagtiwala sa inyo. At yung nagtiwala sa inyo, kahit hindi kayo nanalo, inaasahang gagawa kayo ng mabuti para sa lahat. Sa mga nanalo, salamat sa Diyos. Patuloy kayong maging parehas sa lahat. Huwag kayong maghihiganti sa mga hindi bumoto sa inyo. Huwag kayong maghihiganti sa mga narinig ninyo. Tapos na yun. Tapos ng eleksyon. Bagong simulain na, magsimula muli tayo na may grasya ang Diyos. Naglalagay ng binhi ang Diyos. At ngayong eleksyon, naglagay siya ng mga binhi muli. Sana ito'y lumago para lalong ikabubuti ng mga barangay. Halal tayong lahat ng Diyos na maglingkod. Lingkod ka ng Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kabatid, tulad na isang malaking puno na mayroon mayabong na mga sanga, tulad ng butil na matahimik na lumalaki, gayon din ang paglago ng kaharian ng langit. Sama-sama tayong manalangin bilang pakikibahagi natin sa mapagmahal na plano ng banal na kabutihan ng Diyos. Ang itutugon natin, Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang simbahan naway patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan sa mga kultura at mga pinahahalagahan sa buhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Yaong mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya, naway bigyang suporta ang mga magsasaka at yaong mga nagpapaunlad ng lupa, naway alagaan at igalang ang likas na kalikasan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at malakas sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at pagkalinga. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay.
Tumahimik po tayo sumandali. Taimtim nating ialay sa Diyos ang ating mga pasasalamat, ang ating mga panalangin para sa ating pamilya, para sa mga may sakit, at gayon din sa lahat ng mga yumao nating mahal. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maunawaan ng kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang maging mabunga kami lagi. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod naming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin na nakikinabang ay kami rin yung pinakikiharapan sa pamamagitan na yung anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman umatapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ganyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, ina na ni Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose. Kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tatagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadyam kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan, pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Magbigayang kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulot po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalatayang tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tong sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo
para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating parish office ay mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. May karagdagan discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na mga may sakit at may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na November 2, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagkaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginanap ng lantaran ang siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang kanilang pangako noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakilat makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, ipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno.